Magandang umaga ng Huwebe Santo sa inyong lahat, mga minamahal kong kabataan. Hindi lamang kayo mahal ni Father Soc, mahal kayo ni Jesus. Ang ating retreat ngayon hanggang sa Linggo ay tinawag nating retreat ng paghihilom. Sapagkat tayong lahat ay nangangailangan ng paghihilom. Lahat tayo ay sugatan, lahat tayo nasaktan, lahat tayo ay mayroong hinahangad na pagbabago sa ating buhay. Ang magandang balita ay lahat ng ating gusto na maghilom, ang lahat ng ating pagnanasa na gumaling, na maligtas sa lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon, mayroong isa na handang maghilom sa atin. At ito ay si Jesus. Yung paghilom na gusto natin, sinasagot ni Jesus ng paghilom na siya lamang ang tunay na makapagbibigay. Ngayong Huwebe Santo, inaanyayahan ko kayong magnilay sa first sorrowful mystery, yung agony in the garden. Sa agony in the garden, ayon sa banal na kasulatan, ay nagpawis ng dugo ang ating Panginoon. Pangkaraniwan, nagpapawis tayo ng tubig, ng pawis. Subalit sabi ng mga doktor, kapag napakatindi ng takot, yung mga maliliit na ugat ay nagpuputukan dahil sa takot at lumalabas kasama ng pawis ay dugo. Pwede bang mangyari yon? Nangyari yon kay Jesus. Hindi pa nangyayari sa atin siguro. Subalit, ngayon, maintindihan natin yung tindi ng kanyang takot na nagpawis siya ng dugo. Bakit siya natakot? Kasi alam niya ang mangyayari. My dear brothers and sisters, you know the word fear. You know the word, I am afraid. Natatakot ako. Si Jesus natakot din. Sapagkat alam niya na siya ay huhubaran, papaluin, susugatan, duduraan, pagpapasinin ng krus, ipapako sa krus, pagtatawanan ulit hanggang sa kanyang huling hininga. Alam niya yon. At bilang isang taong katulad natin, natakot siya at nagpawis siya ng dugo dahil sa takot. Kayo, mga minamahal kong kabataan, what makes you afraid? Anong kinakatakutan ninyo? Bumagsak sa exam? Mag-repeat ng school year? Maloko ng jowa? Anong kinakatakutan mo? Magkasakit? Magka-coronavirus? Anong kinakatakutan mo? Basher sa social media? Anong kinakatakutan mo? Masagasaan? Mamatay sa tulog? Makalimutan ng mahal sa buhay? Takot ka bang mamatay? Takot kang tumanda? Takot ka bang makalimutan? Mga minamahal kong kapatid, ano ang kinakatakutan mo ngayon? Lahat ng kinakatakutan natin ngayon, alam ni Jesus. At ngayon, ang tanong ay, paano hinarap ni Jesus yung kanyang takot sa kamatayang naghihintay sa kanya? Iisa lang ang nangyari. Sinabi niya, Father, let this chalice pass away from me. Subalit hindi ang aking kalooban, kundi ang inyong kalooban, Ama. Ang ibig sabihin, bumitaw siya sa kontrol ng kanyang buhay. Ibig sabihin, bumitaw siya sa gusto niya para sa kanyang buhay. At nang bumitaw siya, pinabayaan na lang niyang Diyos ang mag-control sa kanyang buhay. Parang gano'n ang ating buhay, di ba? Kaya tayo natatakot kasi ayaw nating mawala ng control. Kaya tayo natatakot kasi gusto natin
alam natin ang pwedeng mangyari 5-10 steps ahead next year, 5 years from now, 10 years from now. Ngayon, ang sagot ay, anong kinakatakutan mo? Isa lang talaga dapat eh. Dapat takot tayong magkasala. Kasi, pamatay ka kasama ni Jesus, magkasakit ka, kapiling si Jesus, maloko ka pero hindi ka iniwanan ni Jesus, di nakakatakot yun. Isa lamang dapat nating katakutan. Be afraid of sin. Be afraid to be separated from Jesus. Because that is the greatest terror that has no solution except repentance. Ang pangalawa na naramdaman ni Jesus, na alam kong naramdaman na rin natin, ay loneliness. Loneliness, ibig sabihin, may kasama ka pero wala kang kasama. Loneliness, ibig sabihin, ang dami mong friends sa Facebook, ang dami mong connections, pero wala ka namang relationship. Our social media culture has created many connections, but good, lasting relationships are so scarce, baka nga wala. Kaya merong Facebook, kaya merong Twitter, social media, para magkaugnay-ugnay tayo. Kasi malungkot ang nag-iisa. Nasolve ba ito ng social media? Loneliness. Yung loneliness na naramdaman natin, loneliness din na naramdaman ni Jesus. Meron siyang tatlong kaibigan, Peter, James, John. At nung nagdadasal siya, sabi niya, samahan niyo naman ako, nalulungkot ako, natatakot ako, nag-iisa ako. Nagdasal siya, subalit nakatulog yung tatlo. Pagbalik niya, tulog. Loneliness. Akala mo may kaibigan ka, tulog pala yung kaibigan mo. My dear brothers and sisters, who doesn't know loneliness? Di ba natin naramdaman yung parang nag-iisa kang walang nakakaintindi sa'yo? Di ba natin naramdaman yung naghahanap ka ng mapaghihingahan, subalit biglang pumasok yung takot na baka ibulgar ka, baka i-expose ka, baka mag-meme sa Facebook tungkol sa'yo. Loneliness, ay ito ay hindi nanggagaling sa dahil nag-iisa ako. Loneliness ay nanggagaling doon sa wala akong kaibigan. Bakit ka mawawala ng kaibigan? Nariyan si Jesus. Kaya lang, ibang kaibigan ang hinanap natin. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili, ano ang solusyon sa ating loneliness? Sabi ng aking spiritual director, in desolation, remember consolation. In consolation, relish. Ibig sabihin, kapag maganda yung pinagdadaanan mo ngayon, enjoy it. Kapag hindi maganda yung pinagdadaanan mo, balikan mo yung mga magagandang pinagdaanan mo at yun ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy. At ano ang inalala ni Jesus? Inalala ni Jesus yung ilog Jordan, sapagkat sa ilog Jordan narinig niya, "This is my beloved son." Inalala ni Jesus ang bundok ng Tabor, sapagkat sa bundok ng pagbabagong anyo, kasama si Peter, James, and John, narinig din niya, "This is my beloved son." At alam natin na yung transfiguration, yung baptism ng Panginoon, na nagsabi sa kanya, "You are my beloved." Ang alaalang ito ang nagbigay ng lakas kay Jesus para ipagpatuloy ang hakbang patungo sa krus. So, kayo mga minamahal kong kabataan,
Nalulungkot kayo, lonely kayo, nag-iisa kayo, wala kayong mapaghingahan, mabuti pa kayang magpakamatay ako. Siguro, pag nagpakamatay ako, gaganda yung buhay nila. O kahit nagpakamatay na ako, di man nila ako mapapansin, makakalimutan din. No, it's not true. On the day you were baptized, the Lord whispered to you, "You are my beloved son." Mga minamahal kong kabataan, mga minamahal kong kabataang mahal na mahal ni Jesus, you will never completely understand how much God loves you. Because if you would understand how much God loves you, you would die. Because your body is too small, ang puso mo ay napakaliit, ang isip mo ay napakaliit, ang katawan mo ay napakaliit para dalhin yung misteryo ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo. You are lonely. Jesus knows how to be lonely. You are lonely. Allow Jesus to enter your heart. His lonely heart entering your lonely heart. And in that encounter, may you find peace, makatanggap ng paghihilom. Ang pangatlong damdamin ay yung damdaming para kang talunan. Di ba niyo minsan natanong, "Was I a born loser?" Parang lahat na lang ng pinagsikapan ko, talo ko. Kaalala ko mabuti, bagsak pa rin. May crush akong niligawan ko, di ako pinansin. Mahal ko ang mama ko, nag-OFW, iniwanan ako. Feeling defeated, feeling frustrated, parang wala nang pupuntahan. Kahit anong pagsisikap ang gawin ko, walang mangyari. Who doesn't know defeat? Who doesn't know frustration? Yung sikap ka ng sikap, pero para kang nag-jogging in place. Takbo ka ng takbo, pagtingin mo, pareho pa rin pala yung kinatatayuan mo. Wala kang narating. Frustration. Frustration para kay Jesus. Pinagaling ko sila, binuhay ko yung patay, nakakita yung bulag, nakarinig yung bingi, pinakain ko sila, 5,000 pinakain ko, nasaan sila ngayon? Wala ba man lang magtatanggol sa akin? Parang wala naman akong ginawang magaling. Wala na ba akong kwenta sa mundong ito? Bakit nag-iisa ako ngayon? Alam natin yung feeling ng frustration. Feeling defeated. Feeling lost. Feeling like a loser all the time. Anong ginawa ni Jesus? Wala na siyang magawa talaga. Kaya nagpakita ang anghel kay Jesus. Ang anghel ng Ama nagpakita kay Jesus. At siguro, ipinakita kay Jesus ang maraming tao, sanlaksang tao na maliligtas sa kasalanan dahil sa kanyang paghahandog ng sarili. Siguro pinamukha ng anghel kay Jesus ang pwedeng mangyari sa buong mundo thousands and millions of years from now dahil sa kanyang sakripisyong gagawin at lumakas ang kanyang loob. Mga minamahal kong kabataan, ngayong Huwebes Santo, tatlong damdamin ang ating harapin. Takot, pangungulila, loneliness, frustration, and defeat. Sa pagninilay natin sa maghapong ito, tanungin natin ang ating sarili, anong kinakatakutan ko? Tanungin natin ang ating sarili, sino ang nilalapitan ko kapag ako'y nalulungkot, lonely? Tanungin natin ang ating sarili, born loser ba ako? At hayaan nating ibulong ni Jesus sa tenga ng ating puso. You are never a loser with me, with us together,
we are both winners. You can never be alone. I know your loneliness. I share your loneliness. Sabihin natin kay Jesus, Panginoon, natatakot po ako. Marami po akong kinakatakutan. At sabihin natin sa Kanya, tulungan po ninyo ako, takot na takot po ako. At hayaan nating ibulong ni Jesus sa atin. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, naririto ako, hihilumin kita.